Sa mga nagtatanong kung ano ba ang kayang pagganahin nitong DIY Pure 12 volts solar power generator. So welcome back mga master, mayroon tayong titestingin. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang kayang pagganahin nitong pure 12 volts na to na portable solar generator. So mayroon tayong ditong TV na 12 volts. Titestingin din natin to sa ilaw na 12 volts. At dito sa atin yung mini fan. Malit lang naman to eh. Kasi wala tayong yung malaking electric fan na 12 volts. Kaya hindi natin matitesting to. Pero kayang-kaya po yun. So titestingin natin sa TV. Yan. Gamit tayo nito mga master. Ito. Bakit? So, mayroon tayong ay kinabit na ang tawag dito, TV Plus. Para makita lang natin na malinaw yung TV. Ng tao. Basta lang natin ito mga master. So yung mga master, ito po yung kanyang switch. Buksan po natin. Yan. Mayroon po itong ayan, USB charger. Yan po. 2.1 ampere. Itong isa na to. So yung kabila ay 3 ampere po. Ayan. Ayan. Pwede nyong ganitohin lang. Lapat nyo lang yung daliri nyo. Mamatay siya. Mabubuhay. Itong isa na to, hindi. Magkaiba kasi to sila. Pero, parehas yan sa charge ng cellphone. At dito naman sa may gilid na to, mga master, ayan. Dito po natin ay sasaksak kung halimbawa mayroon tayong extrang 12 volts na isasaksak. Dito lang po to. Ayan. Okay. Gamit po ang ganitong socket. Yan, pang 12 volts po. DIY lang din to. Ginawa ko lang din to, mga master. Ayan. Tapos, ito po yung kanyang fuse. Ayan. Dumaan po muna yan sa battery papuntang mga load. Halimbawa dito, ayan o. Oh. Okay, meron din dito nga 12 volts na lead light. Ayan. Okay, may pan. Yung labasan po nito mga master ay dito ko po sa ilalim inilagay yan. Nasa ilalim mga master. Ayan. Tapos yung charge controller natin, PWM na 30 ampere. So ang pwedeng pang charge po dito, pwede na po yung 60 watts na solar panel. 18 volts. Okay, kaya 100 watts para mabilis ma-full charge siya. Pwede rin po siya sa EC charger. 19 volts, 3 ampere. Ito po yung kanyang saksakan sa likod. Ayan. XT90 na bullet connector. Okay, titestingin na natin sa TV mga master. Master, testingin na natin sa TV. Ito po yung sa saksakan ng kuryente mga master. Yan, yan po natin yung lagay. So, bali na kunit na po ito sa TV Plus. So, yung kanyang saksakan nasa likod. Sikip kasi. Ayan. Nakikita nyo mga master yung saksakan niya dito sa likod. Saksakan kasi ito ng 12 volts DC. Okay. Pwede pang kuryente. 220. Pwede pang DC. 12 volts.
natin. Tapos saksak natin dito mga master sa ating portable generator na to. Ang capacity po ng battery nito ay 24 Ah 3700 light view for. So saksak na po natin. Okay, mga master. Okay. Gagana na 'yan. Yan na. Okay, yan na mga master. So yung laman ng ating battery, ayan oh. 13.3. Kahit nasa sa lugar tayo na walang kuryente, pwedeng magamit 'to. Ayan. Medyo walang sounds lang ng ating ano. Natin channel. Apply, tuga-tuga tiingin. Ayan, oh. Kayaro, tumutulong na. Ayos, mga master. Magsasaka ang Department of Agriculture at Lokal. Ayan. Habang nanonood pa ng TV, pwede kayong gumamit ng 12 volts na electric fan. Okay? Saksak na natin dito, mga master. Ayan na. Oh. May ilaw din to. Oh. Oh. Oh, habang nanonood ka, may ilaw. Pwede rin ito ang gamitin nyo. Halimbawa, nasa campaign kayo, walang ilaw. Ayan. Diba? Okay. Yan, lipat natin ang abang channel. Signal. Ayun, meron na. Ayos. So ito mga master, kapag ka may dala kayo nito sa ano nyo, sa camping nyo or sa tabing dagat, gusto nyo mag-overnight, gusto nyo ng sounds, pwede rin dito natin isaksak. Kaya i-charge lang natin dito. Okay, ayan, nag-charge na oh. Okay. Oh. Oh. Use it, play it. Okay. Ayos. Libreng-libre na yung ating kuryente pagka mayroon tayo nito. Pagka uso yung brownout sa inyo, mayroon lang kayo nito. Mayroon lang kayo emergency na portable solar generator. Walang problema sa brownout. Basta mayroon kayo ganito. Yun lang. Maraming salamat mga master sa inyong sulit na panonood. I-like and share ang video na to at kung napadaan ka lang sa channel ito, huwag kalimutan mag-follow para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Maraming salamat mga master. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.